si Asin Mikamura nga pala to. Well, ngayong araw na to guys, mag-review pala tayo sa alam ng dalawang to ni Congressman Tivis at saka ni Bintolfo, which is si Bintolfo naglabas ng mga video. Ang daming nagkumalat na mga video ngayon, no? Na may alam pala si Bintolfo sa Kung Fu din, which is yun yung sinasabi nilang Wing Chun. Yung Wing Chun usually ginamit yun ni Wong Fei Hung, di ba? Sa martial arts, which is Chinese martial art yung ibig sabihin doon. Well, anyway guys, panuorin muna natin tong video na to, no, sa dalawang to. Magbigay tayo ng comparison kung sino talagang malakas sa dalawang to. Pero bago yan, para maintindihan nyo, bago magkaroon talaga to, balikan na lang, bago magkaroon tong problemang to, di ba, na nagkahamunan between Bintolfo at saka Congressman Tivis, silipin muna natin yung nangyari, ba't nagkaganito, yung pangyayaring ginawa ng ano niya, yung anak niyang mukhang tibo, di ba? Kaya sabay-sabay nating i-review o panoorin natin tong video na to. Isa sa mga gates sa Concha Cruz sa BF Home Subdivision sa Paranaque. Ang gwardiya ng subdivision sinuntok. Pinaluhod at sa ito yung pagbalik pala ng anak ni Congressman Tivis, which is makikita naman natin dito, vulgar yung kasama at saka yung anak niya mismo, which is yung security guard sa tingin ko lang nagmamakaawa na, no, kasi lumuhod eh, di ba? Sa makikita natin sa video. Yun, no? Nakunan sa CCTV sa gate ng subdivision ang pinagmulan ng pangyayari. Yan yung magandang approach ng security guards, which is kinausap lang naman ni anong guard na ganito nga, may pinapa-implement nga silang roles na dapat masunod, no. Pero yun nga, umiral yung ego kasi nga anak ng congressman, di ba? Kaya yung nangyari dito. Kaya guys, ngayon guys, mag-review tayo, no, sa dalawang personality dito sa social media, which is si Congressman Tivis at saka si Bintolfo. Alam naman natin na malaman din to ng social media, may mga YouTube channel din talaga to eh. Pati si Congressman Tivis, which is may Facebook page. Well, panoorin natin guys kung ano sa tingin niyo or ano sa tingin ko yung kung sino talaga yung malakas at sino yung lamang sa laban. Yun nga guys, unahin natin si si Congressman Tivis sa niya. Well, sa tingin ko guys, sa nakita ko or sa nasilip ko sa Congressman Tivis, which is di ko nakakitaan ng galing, no, lalo na yung yung susuntok siya, 'di ba? Parang walang kalakas-lakas. Kung iisipin, parang siya, baguhang boxer or sa kung titingnan pala natin, kung na physical ko kasi siya sa katawan lang niya. Nasilip ko yung katawan niya, which is yung past video na ginawa natin, sinasabi ko bato-bato yung katawan niya. Well, sa ngayon na nakatayo siya, full yung video na nasilip natin. Ang mahina sa kanya, which is yung paano, kasi nga tingnan niyo naman, parang si Johnny Bravo, di ba? Say baby, how's about you and I? Ang liit ng paa tapos ang laki ng katawan. Kilala niyo si Johnny Bravo, di ba? Tapos silipin din natin yung iba pala niyang may nilabas siya dito mga workout. Kabro ka kung dugay na jugay ka, wala ka live, ito, wala ka post. So unsay imong kuan? What's new? Dugay mo na wala ka live? Yeah. 1 month ka pa. Uban. Uban natin. Uban dili. Mga hinap. Okay, nang sigdo. Awa, nakalami na rin siya, oh. Basta mo 1,000 viewers, mukis ko sa iyang aping. Ayaw mo. Pala may ano siya. 700. Dugay nung kay wala ka live. May ano siya, di ba? Kung titingnan nyo, may mga workouts yung ginagawa sa sarili niya. Kaso nga lang, hindi balance, no? Hindi balance. Kasi parang ang nangyayari dito, nag-i-exercise siya at home. Tapos walang proper siguro na nagtuturo talaga sa kanya. Kaya ganito yung kinalalabasan ng niya, ng physical niya. Maliit yung paa, malaki yung katawan, di ba? Hindi siya, kung tutuusin, hindi pantay yung niya, yung buong tindig niya, di ba? Kasi kung isipin mo, parang sabi-saya pa, tutyo yan eh. Malaki yung katawan, maliit yung paa. Kaya silipin naman natin si Bintolfo ngayon.
si Bintolpo yung silipin natin. Kung ano yung galing ni Bintolpo, di ba? Yan si Bintolpo. Lakas ng pangangatawan ang kinakailangan, sekretong martial arts at galing sa firing range. Eto. Well, magaling si ano, no? Lalo na sa mga judo. May judo, tapos sa yung Chinese martial art pa, di ba? Tapos may isa pa ako nagsilip dito eh. Yung kung titingnan natin, di ba? Di ko alam kung bago pa lang tong video na to, no. Pero kung ano pala to, 2016 pala tong video na to. So ibig sabihin matagal-tagal na. Anyway, medyo may kalakasan kasi Mr. Pin dito. Kung pagbabasihan natin sa comparison sa taon na to tapos sa present ngayon ni Congressman Tivis, kung ikumpara talaga parang lamang si Bintolpo, no? Kung yung galaw pa rin niya ngayon, hanggang ngayon talaga, na nagagawa pa niyang gumalaw ng ganito. Which is kung iisipin kung maglaban talaga sila sa BOTY, nasisilip ko na parang lamang yata si, ano, si Bintolpo dito. Parang may lakas kasi sa tingin ko balanse yung katawan ni, ano, eh, ni Bintolpo. Hindi kagaya sa kay Congressman Tivis na Tokyo, di ba? Maliit yung paa. Kung siguro kung sa ngayon, isang sipa lang sa paa niya, baka magaya sa kay, sino yun? Si McGregor, di ba? Na nabali yung, ano, nabali yung buto. Kasi nga, tingin ko ang laki ng katawan niya, tapos ang liit ng, ano, lang niya, ng paa. Well, si, ano naman, si Bintolpo, nakita ko na balansin, no? Balansin yung katawan, balansin yung paa niya, which is, ano, hindi siya Tokyo tingnan. Di kagaya kay Congressman na ano, parang si Johnny Bravo, di ba? Kung sinong may alam dyan ni Johnny Bravo. Yun lang naman yung ano natin, tingin sa lakas nila. Tungkol naman sa ano, sa BOTY, kung matuloy talaga kung si Bintolpo kakasa sa hamon ni Congressman Tivis, which is maganda kung isipin. Kasi ngayon na nasilip ko na yung mga alam nila sa na may nilalabas silang mga video, which is nababalansin natin, no, kung sino talagang diado at sino yung mahina na. Si Bintolpo may edad, alam naman natin medyo may edad siya kay Congressman Tivis. Pero kung pagbabasihan natin sa balanse ng katawan, well lamang si ano, no, si Bintolpo kontra Congressman Tivis. Pero kung mga punong braso siguro yung mga laban, well, sa prediction ko mananalo si Congressman. Kasi yung lakas lang naman ni Congressman Tivis ay nanggagaling lang talaga sa katawan niya. Pero sa tingin ko yung paa niya yung pinaka-weakness niya dito na ano. Or kung advice ko lang kung ipagpatuloy talaga ni Congressman yung kagawian niyang pagbubuhat o pag-ehersisyo, mas maganda na pumunta siya ng gym, no? Para balanse. Kasi sa nakita natin, maliit yung paa niya, tapos walang puwet, di ba? Pati yung puwet niya, ano eh, walang ka, ano talaga eh. Flat na flat yung puwet ni Congressman. Kung isipin natin, walang kalakas-lakas mula puwet hanggang paa. Kaya may posibilidad na kung maglaban sila ni Bintolpo, ang mangyayari dito, unang bumigay yung paa niya. At saka, yun nga, ito yung dahilan na maaaring matalo siya, di ba, ni Bintolpo. Well, anyway, sa kanila naman yan, kung ituloy talaga nila itong for entertainment lang, for events sa BOTY. Pero yung pinaka-inaabangan ko talaga dito na matuloy talaga, yung anak ni Congressman na mukhang tibo, na makalaban sana yung God, di ba? Yun yung pinaka-abangan ko talaga dito. Kung kakasa, di ba? Or kung ilabas ni Congressman, o sige, ilabas ko itong anak ko para lumaban sa BOTY. Kontra God, di ba? Tapos sa ano na lang, kasi sabi naman ni MJ, lahat ng kikitain, i-will ibigay sa ano, or bibigyan ng 50% sa pay-per-view, di ba? Bigyan yung guard, at least may ano na siya, may pangsimula na siyang panghanap buhay, di ba? Di natin alam, baka kumita pa siya ng milyon sa BOTY. Well, laking tulong yun sa pamilya niya. At saka di na niya, mag-business na lang siya, di na siya mag-security guard, di ba? Mag-focus na lang siya sa business at saka sa pamilya. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Yasin Mikamura nga pala to. Comment down below na lang kung ano yung sa tingin niyo yung naging review natin sa between ng dalawang to, di ba? Sa
kanila ni Bintulfo at saka ni Congressman Tivis. Kaya hanggang dito na lang guys, Yasin Bicamura na pala ito.